Ayan, magandang umaga muli mga boss. Para na sa project. Shout out nga po pala kay Jay at kay Hazel Canlas from Italy. So let's go. Let's go. Dito na tayo mga boss. Ayan, no, mga boss, kape muna. You know, magawa ng kape si JR. Kopi ko. Baka naman. Tapos si Bay. Lipton Bay si Bay, ah. Siyempre. Kape muna, mga boss, bago mag-start. Baka naman, kopi ko. Kopi ko brown. Alright mga boss, pagpatuloy natin yung paggawa dito. Dito sa May Dining. Marami palang nag-request kung paano yung pag-wiring ng cob. Yan. Gagawin natin ngayon dito. Makikita nyo itong kanyang switch is ano lang. Single lang. Ayan o. So kailangan natin ng tatlong switch dito. Magdadagdag kami ng gagawin namin tinigang ito mga boss. Ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano yung pag-distilla dito. Gagawin natin tinigang itong single switch. Bale mga boss. Ayan. Mabukas na to. Kung mapansin nyo, dalawang wire lang yung nakapasok dito. So gagawin natin tinigang to. Dapat magiging ano to, magiging apat. Siguro, hugutin namin tong dalawa na ito. Papalitan na lang namin ng bagong wire. Ayan. Halos naman lahat ng istila, meron siyang junction dun sa tapat dito sa may switch. And may junction siya dun. Nandiyan ako, master. Para checkin yung linya nito. Ayan o. Titira natin yung ano, yung isa. Hugutin natin yung isa. Tapos magpapasok tayo ng tatlo. Tatlo, para yung isang linya, yung kulay itim, yun ang gagawin natin, you know, yun yung magiging line 1. Ayan. Check nyo. Ayan nyo doon. Uubutin namin tapos magpapasok kami ng tatlo ng wire. Papalitan yung isa. Pero yung isa, syempre, maritira, yun yung magiging line 1. Junction dyan. Siyempre, pagka gumagawa tayo ng ganyan, para safety, patayin muna natin yung, yung breaker. Papalitan na namin lahat mga boss. Pahit kasi yung wiring ito. May dugtong yung dalawa. So, mas maganda kung papalitan natin. Pero kailangan kung pareho yung kulay ng wiring, yung wire na gagamitin, i-marking nga yung isa. Ayan, yung isa, minarking ako, nilagyan ko ng electrical tape para ito yung magiging natin, magiging line 1. Ito, yung may tape. Yung tatlo, sa ilaw. O, papalitan na natin to. Yung dalawa. So ayun mga boss, napasok na. Siyempre, ito yung marking natin isa. Ito yung magiging hot wire natin. Magiging line 1. Ito yung tatlo sa cob light, sa pin light, sa center light. So, magiging trigang na to. I've been flying from town to town, from London.
Balay na mga boss, naka-prepare na tong wiring niya. Ayan o. Yung pin light dito. Ang pin light pala niya mga boss, na ano lang yung connection niyan, parallel. Ayan, counteron. Isang switch lang sila. Sabay-sabay itong pin light. Saka yung cob light. Ayan. Bale, isang cob light dito. Putol siya doon, nakapaganyan siya, parang letter L. Tapos yung dito rin, ganyan din siya. Ayan, design yan. Kaya magkaiwala yung cob light, pero isang switch lang sila. Kaya magiging parallel connection. Ano yung pin light na lang dito ilalagay ni Apo Master. Tapos tatap na natin dun sa may ano, sa may power dun, sa may junction. Ayan, nakalinya na to. Siyempre kung saan yung pwesto ng pin light, dun din natin itatapat yung ano, yung abang. Ayan, dun yung pin light sa kanto, sa gitna, dun. Hindi natin mabuta sa'yo mga boss pag ID natin ilalagay, lulusot yung wire. Pagka binundasan natin yung pin light, doon natin kukuhanin yung wire. Kaya dapat talaga nakatapat. Nakatapat na doon sa pwesto. Bale, sinasarado na ni master natin yan. Ano? Hard deflex na, hard deflex installation na. So yun doon mamaya, ilalagay natin. Tatap natin yan. Kapagito sa inyo kung paano yung linya noon. Siyempre, yung dito sa sentro, hindi pin light to. So, dapat ilusot yung wire. Tapos, dapat pagka nilagay yung ilaw, dapat tatapat din sa paring yung ilaw na iscrew natin para mas matibay, siyempre. Balayan na mga boss, nabalatan ko na lahat ng mga wire na to. So, ngayon, itatap na lang natin. Ito pala, ito yung ating power supply. Itong itim. Minarikingan ko yung ano mga boss, yung line 1. Kung saan ito yung may power, tapos ito yung ground. Ang kuryente kasi ito is line to ground lang. Ito yung line. Ito yung may power, 220. Tapos ito yung ground. Tapos ito yung ating cob light. Ayusin natin para hindi tayo malito. Cob light. Tapos ito yung sa center light. Tapos ito yung sa pin light. Pin light to. Tapos ito naman yung tumakbo sa ating switch. Bali, apat na wire to. Ito yung linyang isa. Ayan, yung dinarkingan natin kanina. So, ito yung magiging ano natin. Hot wire. Itong marking na to, itong may marking. Itong tumakbo sa switch. Ito yung itatap natin dito sa line. Line 1 na may marking na. Ayan, mayroon siyang red tape na marking. Ayan. Kaya sa switch mga boss ha, yung may marking na to, yung kulay itim. Tatap natin dito sa may ano, sa may power na line 1. Line, yan. Ano. Tapos, itong isang linya, ito yung ground, ito yung tatakbo sa mga ilaw. So kukuha tayo ng isang linya dito, sa may cob light, tatap natin dito. Kunin natin dyan. So, may cob light to mga boss ha. Tapos ito sa may pin light, kukuha rin tayo isa. Tapin natin dito sa may ground. Tapos sa pin light, isa rin. Ito, pin light to. Tapin natin siya dito. Sama-sama silang tatlo dito sa isang linya. Saan yung ground. Tapos Ito naman sa linya. Ito yung cob light. Tatap natin ngayon to sa may switch. Ito yung switch. Ito tumabas sa switch. Ito. Connect natin sa. Hello. Yan. Tapos yung center light. Kuha rin tayo ng isa. Kuha tayo ng isa doon sa switch. Ayan.
Tapos yung fin light. Bale, kukuha rin tayo ng kahin niya, kahin niya. Tap din natin siya sa switch naman. Ayan. Ang trabaho kasi ng switch mga boss, isa yung kumuputol sa ano, current ng kuryente sa ilaw. Ayan. Yung linya niya, lumaan muna sa switch bago diretso sa ilaw. Ayan na yung linya. Ayan. Tapos ito mga boss, ganyan lang simple. Ayan. So ngayon, ayusin lang natin yung pagka-tap. Saka natin i-tape. Ayan lang, kasimple mga boss. Yung tatlong linya, tatlong wire, tigis ha. Kumuha tayo. Hanggang dito sa may ground. Yung pinaka-line manual, yung power, kaya yung tumakbo dun sa switch. Dito. O, tara. Iisin natin, tape natin. Balayan na mga boss. Ayos na to. Update na lahat. So yung pagkabang ng coblite pala mga boss. Ayan, yung linya niya na yan. Coblite yan. So dito na lang natin lulusot yan sa may corner. Ito yun. So pagka nilagyan ng setting to, lulusot lang dito yan. Ayan, dito. Ayan yan. Lulusot lang dito. Bubutas lang sa Ardeflex. Tapos dito natin itatap yung ating strip light. Ayan, dito sa linya na to. Mas maganda kasi kung sa corner mag-umpisa yung strip light pagka dito. Mas maganda sa corner pala. Mag-umpisa, paikot. Ayan, paikot hanggang dun. Ayan. Saan sabi lang, meron din siyang coblite kasi hindi magkadugtong itong dalawa na to. Kaya nilagyan din namin na isa dun. Ayan, bali may junction siya dyan. May dyan ako nagdugtong. Pamunta rin sa kabila. Ayan, nasa sulok din. Mas maganda kasi nasa ganyan, nasa sulok. Dito naman tayo sa switch mga boss. Ayan. Ito may marking na to. Siya yung lalagay natin dito sa jumper. Ayan. Siyempre, maglalagay tayo ng jumper pagka 3 gang yung switch. Magja-jumper tayo dito. Lalagay natin supply itong dalawang switch. Tatlong switch. Ayan. Dito natin lalagay yan. Ayan, dyan. Dito. Sa may jumper. Ito. Ayan. Dyan. Susok-sok lang natin dun sa may butas. Ayan. Ayan. Tapos yung tatlo, tigis na sila. Ayan, dito tayo. Sa dito, tapos sa doon. Ayan. Ganyan lang kasimple ka paglalagay ng switch. Lagyan na natin mga bossing. Para matapos yung wiring nito. Ayan. Ganyan lang yung tsura niyan mga boss. Ayan. Ayan yung linya niyan. Ito yung line 1. Ito yung marking natin. Mga nakatapon sa may line 1 sa taas. Ito yung tumakbo sa mga ilaw. O yung mga return. Yun na, sasarado na lang. Yun o, ayun mga boss, okay na. 11.5 na. Reflex installation na lang. 11.5. Yun naman dito mga boss, ayan. Malapit nang lumitaw yung kabuuan nito. Ayan o. Yung palang rivet na yan mga boss, nakalubog yan. Ayan. Ganoon kami yung panlubog. Na video ko na nung nakarang video natin, halos nung unang pag-vlog ko is napakita ko na to. Saan pulaan mo ba? Pakita mo sa mga boss natin kung paano yung paglubog yan. Ayan mga boss. Ayan. Tapos, sinirivet. Ano? Ayan, pantay siya. So, mamasilyan na lang yan mga boss. Hindi siya nakalubog. Pagka nagkisamin sa inyo mga boss ng gamit yung rivet, huwag kayong papayag na hindi nyo papalubog. Ang gamit lang namin is, ito lang, yung ulo ng rivet. Ayan, nandiyan sa may drill bit or sa tarim ng tatalim ng pambutas natin. Ayan o.
pagka kasi hindi nakalabog mga boss, pagka yung mga pintor, pagka grinder to or pagpuputpuran nito, wala matitira sa ulo. Wala matitira sa ulo ng rivet. May tendensing malalaglag yung kisame nyo. Kaya huwag kayong papayag na hindi nakalubog to yung rivet. O kung mamasilya naman, pangit pagka naumbok. Ayan. Kaya pagka nagkisame sa inyo, huwag kayong papayag na hindi lulubog ito yung rivet. Ayan lang, simple lang. Yung ulo na rivet. Ayan, iyaw lang. Riribet lang kayo dito sa may paring. Diba eh? Dito. Kuha ng sample ng... Sige lang. Parang pag tayong naglalaro, ilalagay natin tapos ikukuri natin yung ulo. Ano na karang mga video ko mga boss sa nakapagita ko na to na paano yung paglubog yan. Hindi ko palang tayo mga video ko na kanyang technique. Matagal na. Matagal. Yun yung ginagawa namin. Ayan. Ayan na siya. Nandun na siya sa, ano, sa talim. So yun yung gagamitin pang subog dito sa meron siyang uka. So mas maganda talaga kung gagamit kayo sa kisame nyo Ardiflex yung medyo makapal 1/4 para malubog talaga ng todo yung ano, yung ulo. Ayan, ayan mga boss. Pasyalan ko muna pala si Paring Jim mga boss para estimate yung pinapagawa niyang kisame dito sa kisame happiness pala dito sa kanyang bahay. Tara, punta natin si Paring Jim. Dito lang, malapit lang dito sa ginagawa namin. Punta muna natin si Paring Jim para may singit din yung kanyang pinapagawang cabinet mga boss dun sa kanyang kwarto. Para may singit na rin habang nandito kami. Ayun yung gila kabady mga boss, ayun, no? Ayun yung pick up ni kabady doon sa yung manggaan. Ayun doon banda kinakabady yun. Mamaya pag pauwi tayo subukan natin dumaan kung nandiyan sila, hindi sila lumusong. Tayo, okay na, Paring Jim eh. Nandiyan kaya? Jimmy? Alay mo ni aso. Abagsik kasi yung brown na yun. Nangangagat. Ito mga boss yung estimate ko sa cabinet ni Paring Jim. Umabot ng 16,730. Materials pa lang to, pero meron pang kulang dito yung gagamitin namin yung guide dun sa sliding door. Sliding door ang gusto nila. Kaya kakambas muna namin kung magkala yun sa, ano, sa Wilcon or sa Sandware. Doon kasi meron nun, wala sa hardware. Ayan, order ko na ba sana? Oo, order mo para mabuti tayo. Tingnan mo na. As soon as possible. Hindi pa tapos, hindi pa tapos, hindi pa kayo tapos ano? Sisingit na lang tayo sa mga tropang subo. Tropang subo, yan. Shoutout sa inyo.
kami sa Malabo. Oo nga. Meron kasi silang project dito sa kabilang bahay. Kaya nakisingit na ako. Doon sa mga nagtatanong kay Boss Reggie, sa'yo na kayo, busy. Sobrang busy. Ano, parang gym. Mga boss, dahil ka tayo doon sa trabaho. Order na si Ramji ngayon ng materyales. Ano sa kami? Sabayin mamaya. Dumaan muna ako dito kay Kabadi mga boss. Bale dadaan din ako, yun lang daan ko. Eh dumaan na ako dito. Ayan, at siyempo ko naman nandito si Kabadi. Ayun oh. Ayan. Ginagawa niya yung kanyang ano, motor. Grounded eh. Hanap po yung ano, baka sakaling matyambahan ko. Ayan. Ayun oh. Grounded daw yung motor. Okay tayo. Kabadi. Wala yung tropang bukid ah. Saga na sila, may lakad. Silang silang pinuntahan. Pinuntahan. Okay, pare. Salamat. Bale yun dito sa terrace mga boss-boss na. Ayan o. Ayan na yung design niya. Ayan o. Bale cob light dyan. Yung sa gilid. Back to back pala dito sa isa dito sa may square na yan o rectangle na yan, recob light din dito, recob light dito, tapos dalawang pin light dyan, pin light lang lalagay namin dyan, siguro yung tricolor na square mas maganda siguro dyan. Yan, cob light lang yan tsaka dito sa sentro dalawa, tapos yung dito sa may dining, tapos na rin yung dito mga boss. Ayun o. Ayan yung design din dito sa dining. Meron na rin ilaw. Ayan. Bale, cob light yan. Tapos yung dito, parehas dito. Ayan. Ayan yung design niya. Ayan o. May pin light yun. Pin light doon. Tapos dyan. Apat. Apat na pin light. Tsaka dito sa kabila. Apat din. Tapos sa sentro. Ayan yung design nyan dito. Bali, iniba namin itong dito para hindi kamukha nung sa dining. Medyo lagyan namin ng konting twist. Pinutol namin doon. Ayan yung design nyan dito. Ayan yung pinakabuan nyan. Maganda yan pagka may ilaw na. Pinlight, apat. Apat dyan. Tapos apat din dito. Na 3 watts lang naman. Hindi naman masyadong malakas sa kuryente yun. Baliwalo yan. Tapos yun dito sa may kusina. Ayan, framing na rin kami dyan mga boss. Framing na yan. Bale, yun ang mga boss yung nagawa namin ngayong araw. Ayan, natapos na tong dito. Ayan. Yan sa may dining. Stop. Nandito sa kusina naman. Ayan, bale konti na lang to. Ayan, konti dito. Tapos UCR, UCR na lang dalawa dyan. Tsaka yun dito sa may ano, sa may terrace yan, tapos na rin yan. Ayan, bale siguro titingnan ko bukas kung makakabili kami ilaw kasama yung anak ni boss. Titingnan kami ng ilaw kung makakalusot kami sa Angeles. Sa Angeles tayo bibili mga boss, dun sa bilihan nating ilaw sa Kenas, sa Henson Street. Buwan nating pumasyal bukas. Bale mga boss, nandito na ako sa bahay. 50,000 subscribers na po tayo. Maraming salamat po sa inyong suporta. Hindi po inaasa, hindi po ina-expect na ganito. Narami tayo ng ganito mga boss eh. Maraming salamat po sa inyong support ha. Taposin ko na po muna yung video natin dito. Yung po mga bago dito sa channel to. Pag-click po yung subscribe button sa baba. Tsaka yung notification bell. Para lagi po yung updated sa mga video na i-upload ko pa. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kita-kita po tayo bukas sa aking next video. Paalam po muna mga boss.